Paniniwala na po. Ang cross-examination po ngayon ay 10 minutes na lang. Ang una kong tanong sa iyo, kapatid, ganito. Sige po. Sabi mo, ang pangalan ng ama, Jesus. Opo. Ang pangalan ng anak, Jesus. Opo. Hindi, hindi po. Yung pong pangalan Jesus, tinawag sa anak. Oh. Yun. Ang pangalan ng Espiritu Santo, Jesus din. Opo. Yan ang po sabi ng Biblia eh. Ngayon, meron kasi sinabi kanina, opo. Walang sino man na binautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, sa at New Espiritu Testament. Santo. Sa New Testament. Oh, hindi. Tinutinutin. Mga apostol. Hindi, teka muna. Pabayaan mo muna. Bigyan po natin siya ng konting panahon para makapagsalita. Ngayon po, pag sa inyo ng oras, sa inyo naman po. Apology para po, apology. Para hindi po kami nagkakatago pa. Yes, okay. Apology, everybody. Sinabi mo kasi, sinabi mo kasi kanina, sa New Testament, walang binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Saan mo nabasa yun? Eh, totoo po, talaga mo na mabasa. Pero kung babasahin mo ang Biblia, lahat ng sumampalataya sa Panginoon at ang lahat ng pinangaralan ng mga apostol, binautismuhan sa pangalan ni Jesus. Pero walang sabihin. Pero walang binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Oo, lalo ho yung mga apostol, wala silang binautismuhan ganyan. Ang mga binautismuhan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Jesus Christ. Kung totoo na ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay Jesus, may binautismuhan ba sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? Wala nga po eh. Sa ba, tika muna. Baka sige, na, baka meron kayo. Ulitin ko ang tanong ko. Sinatanong diba sabi mo, ang pangalan ng Ama, Jesus. Oho. Ang pangalan ng Anak, Jesus. Oho. Ang pangalan ng Espiritu Santo, Jesus. Oho. Wala bang binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo? Oho. Wala. Wala nga po talaga. Meron bang binautismuhan sa pangalan ni Jesus? Eh, hindi ko po nabasa yun. Meron ba? Eh, hindi ko nga po meron ba? Oh, kung may binautismuhan sa pangalan ni Jesus, okay. Wala bang binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na ang sabi mo, ang pangalan nilang tatlo Jesus? Oho, oho. Totoo ho yun, totoo ho yun. Gusto ko, liwanagin mo lang ang isip mo. Eto po. Then, if you claim that the name of the Father is Jesus, and the name of the Son is Jesus, and the name of the Holy Spirit is Jesus, and the people that were baptized in the name of Jesus, therefore, conclusively, all of them were baptized in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. No. Bakit ko nasabing mali? Ang inihingi sa Mateo 28:19, pangalan, okay lang kayo mga kapatid. Eh, yung pong Ama, yung Anak, Espiritu Santo, Espiritu Santo, hindi nga pangalan yun eh. Actually, yung Ama doon, is yung tinatawag natin general noun. Kapatid, dama po ito. Saan sa Biblia, okay, sige. Tanong sa ko sa'yo, okay. Po, eh. Saan sa Biblia mababasang yung Ama ay general noun? Eh, naku po, Mr. Soriano, para naman po kayong hindi nag-aaral sa tanong ninyo eh. Aba, huwag mo naman ako kamakin, kapatid. Bakit, mga kapatid? Saan mo naman mababasa sa Biblia? Tika muna, kapatid. Sige, siya muna. Ang usapan natin, ano, ayon sa Biblia. Oho. Hindi oo, ayon. Ito. Eh muna, huwag kang magulo pagka dalawa tayo eh. Sabay? Walang tingang pwede magpasok ng dalawang nauunawaan. Ayun, tama po yun. Dapat po, ang lahat ng katanungan ni Brother Soriano, hindi niyo muna sasagutin. Huwag kang pabigla-bigla. Maglilista muna po kayo. Easy ka lang, para easy pagdating ka lang. Sa oras ninyo, kayo naman ang aatake sa kanya. Cross-examination. Pwede na ba ako, Mr. Moderator? Pwede na ako magtanong? Pwede na ho. Pinaalala ko sa iyo ang ating tema, eh, ayon sa Biblia. Hindi ayon sa pinag-aralan mo. Oho. At hindi rin ayon sa pinag-aralan ko. Naintindihan mo na. Sabi mo, ang Ama ay general noun. General noun. Saan sa Biblia yon? Sasagutin ko po. O sige, sagutin mo. Huwag mo yung akong paratangang walang pinag-aralan, ano? Opo, hindi. Sabi ko, para naman sige. Po. Ibig sabihin, para naman po, meron yon. Ayon sa sabi, para naman po. No, meron yon. Kaso parang nawawala yung pinag-aralan niya. Yan ang ibig ko sabihin. Kasi I think matalino si Mr. Soriano. Hindi nga, huwag na nga yun ang anuhin mo. Sagutin mo na yung tanong ko. Eto nga po, sasagutin ko. Sabi ko sa'yo, huwag mo lang akong paratangan na walang pinag-aralan. Ayun, pinaliwanag ko po. Dali, huwag mo ko sasabayan.
Sinasabi ko sa lahat ng tao ko, hindi tapos ng high school. Oh, sige. Sabi ko sa'yo. Kaya wag mo na akong hamakin doon, hinama ko na nga yung sarili ko eh. Oh, sige, kahit sa TV. I've never doubt you. Pero, hindi ako nakipagkontratang makipag-usap sa'yo ngayon sa pinag-aralan mo. Oho. Eh, ang pag-uusapan natin, Biblia. Ah, sagutin ko na po yung tanong. Ano sabi saan sa Biblia na yung ama ay general noun? Ganito nga po ang sagot ko. Sana man din sa Biblia yung grammar noon. Kasi kaya ko lang po nasabi yon base sa pag-aaral ng mga salita. Kung anong klaseng salita yung ama, yung anak ng Espiritu Santo. Yung sinasabi doon ng Panginoon sa pangalan ng ama. Kumbaga na pinauunawa sa mga apostol kung sino yung ama. Hindi. At yung anak ng Espiritu Santo. Ang sagot ko po. Sa Biblia, eh wala nga po. Wala po. Wala sa Biblia. Wala. Pala naman sa Biblia. Okay. Pero ganito. Tama na yun kung wala sa Biblia. Ito po, ganito po para maganda. Para talagang napaka-linis ng pagtatalo ninyo. Lahat ng katanungan ni kapatid na Eli Soriano, wag mo muna sagutin. Bigyan mo ng ano, kasi kung ikaw makikipagdebate, lahat na pumapasok na tanong sa'yo, iniisip mo muna yan eh, bago ka sumagot. Para hindi mo na i-interrupt ang mga pagpapaliwanag ng ating kapatid. Tama po ba yun sa akin? Ngayon, kung oras na po ninyo, pwede nyo na pong atakin lahat ng sagot niya, isagot nyo na po na isagot, kasi nasa isip nyo na eh, nagtanong na siya eh. Tama po ba? Sandali na po. Okay po, pwede na po tayo magsimula ulit. Ang susunod kong tanong kayo, sa'yo kapatid, ganito. Sabi mo kanina, masyadong yung translation ng Magandang Balita Biblia, masyadong pinababaw ni Cardinal Sin. Oho. Si Cardinal Sin bang nag-translate ng Magandang Balita? Eh, yun po yung balita ko. At yun po yung nabasa ko dun sa Biblia, mabuting balita. Teka muna. Si Cardinal Sin ba nag-translate ng Magandang Balita Biblia? Ha? Opo, opo, opo. Sabi niya, yung daw ang balita niya. Hindi, magdadala po ako dito. Ah, hindi. Huwag ka na magdala. Meron akong dala ngayon. Ay, naman po mamaya pagtayo ako, makikita mo kung sino nag-translate ng Magandang Balita Biblia. Oh, sige ho. Eto, meron ka sinabi kanina na Fourth Heavens. Hindi, narinig ko lang po sa inyo. Ha? Narinig ko lang po. Ano? Ewan ko lang po kung sumabi. Hindi, yung mic. Langit ng mga langit. So, ginawa ko na po yung ganon. Pang-apat na langit yun eh. Langit heaven. Ng mga langit ng mga meron, langit. Meron, saan mo nabasa sa Biblia yung fourth heaven? Eh, wala po. Wala. Okay. Oho, last two minutes. Oh, sige, mamaya. pagkaaminin mo naman ganon, wala na tayong usapan doon, siyempre. Yun eh, galing lang sa'yo. Meron ka pa sinabi kanina, na doon sa Mateo 28:19 na ang nakasulat, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, eh, yung mga edukado ang kamo, no? Sabi mo kanina, I am quoting you, yung kung mga dito merong mga edukado, dapat maintindihan nila yung salitang in the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit. Just what do you mean by that declaration? Ano ibig mong sabihin doon? Na kung may edukado, maintindihan nila. Anong maiintindihan doon? Mm-hmm. Kailan po ba sasagutin? Mamaya po. Mamaya po siya sasagutin o ngayon na po? Ay, hindi. Ngayon kita tinatanong eh. You are under cross. Kasi naguluhan po ako sa sinabi hindi nito. Hindi pwede. Pag nasa husgado ka, when you are under cross. Oh, sige, sasagutin ko po. Oh, sige, sasagutin mo. Kasi naguluhan po ako sa sinabi niya, sabi, lista ko rin muna lahat ng katanong, mamaya rin po ako sumagot. Kaya ito, tumatahimik na po ako ngayon. Hindi, ano ang sagot mo sa akin? Ito po ang sagot ko po, ganito. Pakiulit niyo po yung tanong niyo muna. Kanina sinabi mo na kung dito may mga edukado, ay dapat maintindihan nila yung Matthew 28:19, which states that baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tapos, ano ang kay Mr. Soriano, eh yung sinasabi niya, saan mo mamabasa na ang Diyos ay may puwit? Baka sakali sumama na ako. Baka lang nga, baka sakali. Baka may mabasa siya, asama. Ganon. Baka sakali. Kung may mamabasa, baka sakali. Hindi pa naman. Saan mo mamabasa? Alin? Para maging tunay kang guro ng Biblia, patunayan mo ngayon yung sinasabi mo, ang Diyos may puwit. Ah, o sige, patunayan mo.
Pasensya po kayo, ginagalang ko po siya. Huwag kang galit. Hindi, hindi ako galit. Ganyan talaga ako. Huwag kang galit. Dandahan ka lang, iho. Babalik po. Oh, ganyan lang po ako. Okay. Nagagaya lang po ako sa inyo. Pasagutin na po natin. Sinabi niya Diyos, ganito. Yung buwit po, ah, may buwit talaga siya. Napakinggan mo ako. Oh, sige po. Huwag mo gugulihin. At sinabi ng Diyos, lalaki natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Oh, kung ikaw naniniwalang nilalang ka sa larawan ng Diyos, kung may puwit ka, tatanggapin mong may puwit ang Diyos. No, 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 no. Nakatawa ka. Okay, paki... Kaya lang! Stop na kayo kasi 10 minutes lang ako. Okay, kosing katahimikan naman po. Walang yan. Ganyan kasi ako nagtatanong kung pwede kayo matuwa pagkatapos. Okay, magtatanong po ulit ang ating kapatid. Alam mo, Mr. Soriano, kung sinasabi mong meron siyang puwet, ang tanong ko sa'yo, saan mo basa yung word na puwet? Wala ka naman ay sagot eh. Kaya naman tawa kayo ng tawa ang tatangan ninyo. Ano ba kayo? Kumiyosip kayo. Ganito, ganito, kapatid. Ito ang sagot ko. Ikaw pala ang hinahanap mo yung letra. Eh, ganun ka rin naman galing, kasi. Ganun pa rin. Hindi pa ako. Huwag ko ko sabayaan para magkaintindihan tayo. Sige. Okay, magbigayan po tayo. It's my turn. Ang hinahanap mo pala, letra. Ito alam mo, may mga salitang Tagalog, wala sa Bibliyang ito. Kagaya nung salumpuwit. Ang nakalagay dito, luklukan. Ha? Pero sa Tagalog, salumpuwit. Ay, ba't mo ako pababasahin ng puwit? Eh, hindi ginagamit ng translator yon. Pero, kung may utak ka, maiintindihan mo. Okay. Okay, stop. 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 10 minutes lang eh. 10 minutes lang. Huwag sumobra naman kasi pag sumasobra, ingin ninyo, hindi ako makapasok. Sana pagbigyan nyo naman ako makapagsalita dahil 10 minutes lang yon. Okay, okay. Ito po. Next question. Game po. Bigyan po natin ng ano. Ito po sa Ebanghelyo ni Juan sa 1:18. Kung sinasabi mong nilikha ka sa larawan ng Diyos, eh ako nakikita. Ibig sabihin, we the same. The same tayo. Na kasi nilikha ko sa kapamamagitan mo at sa itsura mo. Dapat nakikita ka rin. Eh sinasabi ng 1:18, walang nakakita kailanman sa Diyos. Paano mo sasabihin, nakapareho ko ang Diyos sa paglika? In the creation, we the same. No! Because no man had seen God anytime. Ano ang tanong mo, kapatid? Hindi, ito yung tanong ko nga. Hindi, sinasabi mo. Napapaliwanag ka kasi eh. Okay. Dapat tanungin mo ko. Okay, ito ay yung tanong ko mami, nga sa'yo. Mami, ako na magpaliwanag. Hindi nila naman nasagot yung tanong ko eh. Meron kang chance magpaliwanag, mami. Bigyan natin yung katanungan mo. Sige, ayaan sige. Natin si Brother Soriano magpaliwanag. Hindi okay. Niya nga nasagot yung tanong ko. Pinahiya ko lang yung sinasabi niya na tayo nilikha sa pamamagitan ng kanyang larawang. Kaya ko pinaliwanag yun. No, kasi hindi. Wala ka lang karapatan okay. Magpaliwanag ngayon. O, pangalawang tanong, sige. Dapat magtanong ka. Ang sagot ko, wala kang pakialam doon. Sagot ko yun eh. Okay, pinasa ko nga yung sagot ko eh. Gusto mo magtanong ka. Ayun. Ayan, Brad, yan sa mababasa na ang tatlong yun ay may persona. Yung ama may persona. Yung word na persona, ha? 5 minuto sa na lang. Sa mababasa na yung word, yung tatlong yun, may tag-iisang persona. Saan mo rin mababasa yan? Na may tag-iisang persona saan yan. Saan mababasa na? Oo, sa buong Biblia. Na? Na tatlo sila ay may tag-iisang persona, magkakahiwalay pa. Yung word na yun, ha? Oh, yung magkakahiwalay, tatlo sila, yung word na magkakahiwalay. Eh. Babasahin ko ulit. Word na magkakahiwalay. Kung hinahanap mo sa kumababasa, eto. Okay, masagutin muna po nan si Brother Soriano. Basahin natin. Ang tanong niya kung saan mababasa, babasahin natin. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay, umahon sa tubig. Nasaan si Jesus? Hindi na kahit hindi ng tanong. Teka muna, sumasagot ako sa tanong mo eh. Sumasagot ako sa tanong mo, huwag ka naman bastos, iho. Oh. Brad, dapat pinapatapos mo muna ang kasagutan niya eh. Let tapos magtatanong ka uli. You are questioning me, I have to answer you. Tama po. For the sake of fairness and justice. Sabi mo, saan ko mababasa? Ang hinihingi mo sa akin, babasahin. Hindi, natural babasahin ko. Kahit na nga haba-haba niyan, dapat basahin ko dahil yun ang hiling mo sa akin eh.
Hindi mo naman sinabi, ikwento mo na lang sa amin. Sana ganun. Sabi mo, basahin. Eto, nung mabautismohan si Jesus, pagdaka umahon sa tubig. Asa na si Jesus? Nakaahon na sa tubig. Tapos, ano nangyari? At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Nakita niya. Kung siya rin yun, makikita niya? Nakatingala nga siya sa langit, nakita niya. Nung mabuksan yung langit, nakita niya ang Espiritu ng Diyos, ha? Bumababa sa kanyang tulad ng kalapati. O tapos, ano nangyari? At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Ayun, yun yung ama sa langit. O di magkakahiwalay. Yung ama nasa langit, yung Espiritu Santo nagtatravel, si Jesus nasa ilog ng Jordan, sa Pampang. Okay. Okay, Brad. Okay. Pangalawang tanong. Pangatlong tanong pala. Okay. Are you satisfied to the answer of Mr. Soriano? Eh. Okay, you may go to the answer. Mali. Question. Ako? Two minutes. Sige. Okay, 2 minutes. Next question. Ang tanong ko kasi, sana naman maging malinawan kayo. Ang tanong ko, sa mababasa? Sandali. Sandali lang mo. Sa mo rin po mababasa na ang ama lamang ay yung pangalan ng Diyos. Ayun kami, nabasa ka nga, di ba? Ang tanong ko ganito, paano mo napatunayan na yung ama lamang ang pangalan niya? Ano, paano ko? Yung ama lamang ang pangalan, eh ganyan, marahin nga tayong talatang mababasa. Paano mo napatunayan, ha? Na yung ama ay pangalan niyang walang hanggan. Paano po bang napatunayan na ni Brother Soriano kung kasi yung ama ay yun siyang pangalan? Kung merong mga talata sa Biblia na magpapatunay na ang pangalan ng Jesucristo, eh yun ang pangalan ng ama. Ayun po. Paano na yan, di ba? Huwag mo masyadong ilapit yung ano, Brad, na ngungungu eh. Asan bigyan ito yung... Ito po yung... question. Ito po yung tanong. Sinasabi ninyo na yung ama ay pangalang walang hanggan. Paano pag may nabasa ka sa Biblia na hindi lamang yung ama na yon ang pangalan niya kasi nga yung gusto nga palang i-correct, papasalamat ako sa kanya, hindi nga pala general noun, that is a common noun. Salamat po, common pala yon, common yung father. Salamat, yung kanya na iniisip ko. Sinasabi ko, hindi ako nakikipagpanalunan dito, sinasabi ko yung pangalan ni Jesucristo. Yon, yung tama si Mr. Soriano, the father is a common noun. Komunan po siya. So, ang tanong ko nga po ganito, mababasa mo nga na yung pangalang ama ay walang hanggan. Paano pag nabasa mo na ang pangalang Jesucristo, eh yun ang talagang pangalan ng makapangyarihan Diyos at Ama? Paano may ipapaliwanag ngayon sa amin yon? Eh hindi pala yung ama ang pangalan niya, kundi yon. Ang tanong mo pala, ang paniwala ko ang ama pangalan ng walang hanggang pangalan. Eh paano raw pag nabasa ko na ang pangalan ni Jesucristo ay ang pangalan ng makapangyarihan sa lahat? Eh, wala akong mababasang gano'n. Meron. Yung Jesucristo, pangalan yun ng anak, hindi nung ama. Meron. Confused ke. Meron po. Yung Jesucristo, pangalan yun ng okay, anak, hindi pangalan yun. Okay, 10 minutes. Dumako po tayo sa 10 minutong cross-examine ng ating kapatid na si Brother Eli Soriano. Pwede na po. Umpisaan na po natin. Kapatid, sabi mo kanina, ay ang pangalang Jesus, hindi talagang kanya. Sabi mo. Oho, kasi yung pangalang Jesus, ibinigay for the plant of redemption. Sa Matthew 1.23, binigyan sa ipinangalan ng Jesus sa pagkaligtas. Kasi pag wala yung pangalang Jesus na yon, wala pong magiging katuparan yung hinula ni Propeta Isaias na may pangalang... Therefore, para sa'yo, yung pangalang Jesus, ibinigay sa kanya. Ipinangalan. Ibinigay o ipinangalan? Ipinangalan po. Eh, ano ba nakasulat? Ibinigay o ipinangalan? Itinawag po. Ibig sabihin, ipinangalan. Itinawag eh. Kanyang pangalan o hindi? Po? Pangalan niya o hindi? Sa po, sa bata? Hindi. Hindi, Jesus, makalig po kayo sa question niya. Sapagkat ang nakasulat sa Matthew 1.23, at iyong tatawagin ang kanyang pangalan, Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Oho. Yan ang letrang nakasulat dito. Oho. At, ang sabi, 1.21, at siya'y mga anak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus,
sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Oho. Sa makatwid, tatawagin siya sa pangalang Jesus. Oho. Pagka ba tinatawag siya sa pangalang Jesus, pangalan niya yon o hindi niya pangalan? Pangalang itinawag sa kanya. Oo nga, pangalan niya o hindi. Yun nga po ang sinasabi ko, pangalan na itinawag sa kanya. Pagka ba pangalang itinawag sa kanya, kanya o hindi? Kanya. Kanya. Okay. Kailan naging kanya? Kasugutin ko po ng maayos. Teka muna. Sige, sige. Sinagot mo na eh. Pagka ba pangalang itinawag, kanya o hindi? Oho. Sige. Anong sagot mo? Diba sinagot ko na kanya nga. Kasi kaya pinatawag makatid sa kanya. Kanya. Ganito rin. May babasahin akong talata rito na pangyayari sa Biblia. Ganito ha. At dinala ng Panginoon dito sa Henesis, ito, pakibasa. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang, at ang lahat ng ibon sa himpapawid, at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay, ay yaon ang naging pangalan niyaon. Ayan. Ang lahat ng itinawag ni Adan doon sa mga kinapal na may buhay na dinala sa kanya ng Ama, ay yun ang naging pangalan niyaon. Sa makatid, tinatanggap mo ba na yung itinatawag na pangalan, yun ang pangalan nung tinatawag. Oho. Ayan. Makatwid, yung Jesus, kung itinatawag doon sa kanyang person, yun ang kanyang pangalan. Doon, yun ang tinawag sa pangalan. Oo, so, yun pangalan niya yun. Yes, oo nga. Pangalan pero, niya yun. Oho, oho. Oho, yun. Sabi mo kanina, yung pangalang Jesus, hindi talagang kanya, kundi sa Ama. Saan mo nabasa yun? Eh, yun nga, sa 9-6 ng Isaiah. Ano? Sa 9-6 ng Isaiah, makikita mo naman doon, di ba? Na yung pangalang Jesus ay hindi talagang kanya, kundi sa Ama. Hindi, kasi yung pangalan itatawag sa bate, ano yung tinawag sa kanya? Ang tanong, meron bang pangalang Jesus sa 9-6 ng Isaiah? Hindi ho, wala po. Ah, wala pa. Eh, bakit sabi ko sa'yo, ang tanong ko sa'yo kanina, sabi mo, yung pangalang Jesus hindi talagang kanya, kundi sa Ama. Oho. Tinanong kita, saan mo mababasa? Tinuturo mo Isaiah 9:6. Tanong ko sa'yo, meron bang pangalang Jesus sa 9:6? Wala nga po. O eh, saan mo mababasa yung sinabi mo? Eto, na yung pangalang Jesus hindi talagang kanya. Tinatanong mo mababasa? Tinatanong niyo po ako. Natural, sasagot ka. Okay, ganito nga po ang sagot ko. Babasahin ko lang po yung talata. O sige, basahin mo. Sapagkat sa ating ipinanganak ang isang bata, at sa ating ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pangalang itatawag sa kanya'y, yung pangalan nila itatawagin, means yung talata na yon. Ano? At ang pangalang itatawag sa kanya'y, yon. Yung pangalan nila itatawagin. Huwag mo paliwanagan yung talata, basahin mo. Yun nga po, itatawagin ang pangalan niya. Do not explain the verse, read it fully. Do not explain it while reading. Ina-adulterate mo yung verse eh. Hindi ho ginagawa mong impure yung verse eh. Pakibasa mo at para patunayan mo sa akin na yung Jesus hindi niya pangalan. Ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalay tatawagin ka mangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Ang tinawag pong makapangyarihang Diyos yung pong pangalang itinawag sa kanya. Ah, meron ba diyang Jesus? Wala nga po. Ibig sabihin, ano ba yung tinawag sa kanyang pangalan? Ganito. Ang susunod yung tanong ganito. Nung sabihin mo na yung pangalang Jesus ay hindi talagang kanya, kundi sa Ama, saan mo mababasa sa Biblia yon? Sa Ama po? Eto po. Eh, ang liwanag naman ng tanong ko eh. Sinabi mo kasi, isinulat ko rito, sabi mo, ang pangalang Jesus hindi talagang kanya, kundi sa Ama. Ilang minuto na lang po. Yes, this is the answer. Kaya hinahanap ko sa'yo kung saan talata mo sa Biblia. The Gospel of St. John, Chapter 17, verse 6. Nabasa ko na po ito kanina, i-repeat ko na lang po ulit. Sige. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula nang sa sanlibutan, sila'y sa iyo at sila'y ibinigay mo sa akin. At tinupad nila ang iyong mga salita, pati po sa 25, ay sa 26 po. Ay tuloy ko po sa 25 at 26. O amang banal, nagsasalita po yung anak. Hindi ka nakilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala
ng mga ito na ikaw ay nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Ano ba yung pangalan niya? Jesus. Ang ipinakilala niya yung Jesus, pangalan ng Ama na ibinigay sa kanya. Nabasa mo ba dyan yun? Pero no? Dinagdag mo lang, wala naman nakasulat dyan eh. Hindi ko po dinadagdag. Tatanungin kita on that verse. Sabi dyan, at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Oho. At ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Hindi ba yun ang buong laman ng verse? Oho. May Jesus ba dyan? Hindi ho, ganito naman kasi. Hindi, tinatanong kita kung yung binasa mo, may Jesus ba yan? Wala nga po. Wala naman pala eh. Bakit, hindi ba ang tanong ko sa'yo, saan mo nabasa sa Biblia na yung pangalang Jesus, eh hindi niya talagang pangalan, kundi sa Ama, binigay lang sa Kanya. Ay, binasa mo, wala namang Jesus eh. Paano ngayon sinasagot mo ba? Tanong ko paano po, Mr. Soriano, paano po yung mga nabasa ko kanina? Eh, lahat halos yun. Wala kang ang nababasa hanggang ngayon eh. O, ito po. Binasa mo 9:6 ng Isaias, wala rin Jesus doon. O, ito po. O, sige, bumasa ka. Baka sakaling matsyempohan na riyan. 2 minuto na lang po. Roma 1:7 po. Sa lahat ninyong nanga sa Roma, mga inibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Mm. O, yung po mababasa po ninyo na yung Jesucristo, yung pangalan po niya, ay tinawag pong Ama at Panginoon. Teka muna iyo. Wala nakalagay dyan na yung Jesucristo, tinawag na Ama. Aba, basahin ko, ha? Eh, wala naman nga po talaga nakalagay. Oy, eh, how to understand ano the verse? Naman? Ano ka ba naman? Sandali lang parang po. Parang... Wala nga po ba nakalagay? Wala. Tapos na, iyo? Hindi pa, ho. Sa minuto pa, ho. Eh, ako, babasahin ko, at saka kita i-interrogate dito sa talatang ito, ano? Pabigla-bigla ka kasi, sa lahat ninyong nanga sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumain nyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Yung bang Ama, yung ba si Kristo? Sabi ko nga po kanina. Yun nga, tinatanong kita. Yung bang Ama sa talatang yan, yung si Jesucristo? Eh, yun po sabi ng Biblia. Saan mo nabasa ron? Eh, di ba sa inyo po uli? Saan mo nabasa nga ron? Sabi ko yung pertaining na Panginoon. Mula sa Diyos na ating Ama. Oho. At sa Panginoong Jesucristo. Hindi ho. Ang sinasabi ko po ganito, sana pagbigyan niyo po ako. Sige, pinagbibigyan nga ang kita. Ang Panginoon po sa Old Testament, yung Ama. Sabi ko rin kanina, yung Panginoon dito, si Jesucristo. Hindi, kapatid, ganito. No? Humihingi ako sa iyo ng pati. Tapos na po. No, dumako naman po tayo sa cross-examination o ang pagtanong ng ating kapatid na si Jeff. Sige po, umpisahan na po natin. Bago lang po sana po ulit ako magsalita, hihingi ko lang po yung konti ninyong katahimikan. Totoo po yung sinabi ni Mr. Soriano kanina sa Pilipos. Talaga pong nagkamali po ako ng basa. Okay, hindi. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Totoo po yung sinabi ni Mr. Soriano kanina sa Pilipos. Talaga pong nagkamali po ako ng basa. Okay, hindi. Ganito po. That I accept, that I accept. And I'm grateful. Dito po, Mr. Soriano. Mabuti yung tao na umaamin hindi na po, Mr. Soriano. Nagkamali, ano? Kaya lang, hindi ko, I am not certain kung nagkamali ka o talaga mong iminali. Hindi po, ganito po. Kahit kayo po lumapit sa Biblia ko, lapitan nyo po, tignan nyo po. Itignan nyo lang po kung bakit nyo po nasabing nagkamali ako ng basa. Kasi yung NG napalapit po dun sa ano. Eh dahil sa sobrang kaguluhan po natin, hiling ko lang po sa inyo maging tahimik tayo. Tayo po ay magtatanong. Konting katahimikan lang po. Magtatanong po ako. Sandali lang, magtatanong po ako. Sige po. Inaano ko lang, tinatama ko lang yung tinama sa akin, Mr. Soriano. Kung titignan niyo po sa Biblia ninyo sa King James, yung pong ganitong kalaki, mayroon pong kasunod na NG. Tignan niyo po.
Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. Pinakadakila ng Diyos. Kaya pinakadakilang po, nasama ko po yung NG. So, pasensya na po kayo doon. Ang ine-emphasize ko po doon, yung verse 10. Yung po ang ine-emphasize ko, yung pong verse 10. Not the verse 9. Sinama ko lang po yun. Kamukha po kanina sa... Sandali lamang po. O sige, magtatanong na raw po. Mamaya po, tutuloy ko po yung sinasabi po. Opo, kasi po... Yung muna kong tanong. Ang sinasabi ninyo, yung anak ay sinugo si Jesucristo. Ito po yung tanong ko. Eh, anong pangalan naman po ay ibinigay sa kanya nung siya ay sinugo? Mr. Soriano, masasagot niyo po ito, madali. May pangalawa pong katanungan. Eh, sinasabi nga niyo yung anak ay sinugo o si Jesucristo sinugo. Eh, anong ang pangalan? Masasagot niyo po ito sabagat napakadaling tanong. Eh, anong pangalan ang ibinigay sa kanya nung siya ay sinugo? Alin? Ano pong pangalan ang ibinigay sa kanya nung siya ay sinugo? Anong pangalan ang ibinigay kay Jesus nang siya ay sinugo? Oo, yung anak. Ganito. Binigyan siya ng pangalang Emmanuel. Binigyan siya ng pangalang Jesus. Binigyan siya ng pangalang Jesucristo. Oh. Binigyan siya ng pangalang ang Kristo ng Diyos. Hindi siya yung Diyos Ama, no? Ang Kristo ng Diyos. Marami siyang katawagan sa Biblia. So, salamat po. Consider na po yung tanong ko. So, sumagot po sa inyo yung Jesus. Eh, paano po ipapaliwanag tong Juan 17:3 o 17:6 po? 17:6. Oho, paano po ito ipapaliwanag? Ang sabi sa Biblia, ganito. O, sige po, kayo na po. 17:6. Ipinahayag. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin. Binabalik ko lang po. Sa audience po, binabalik ko lang po yung talata. 17:6. Oho, tama po yung binabasa ninyo. Tutol ka ba doon sa sinasabi ko? Hindi ho, tama po yan. Sige, tuloy nyo ho. Nire-recite ko na kasi yung talata. Sabi sa 17:6, at ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin dito sa sanlibutan. Sila'y sa'yo at sila'y ibinigay mo sa akin at kanilang tinupad ang iyong mga salita. Yun ang 17:6. Ang tanong ko po ganito, paano nyo nga ipapaliwanag na meron palang ibinigay sa kanyang pangalan? Tao binigay dyan eh. Babasahin ko pa, no? Eh, tao binigay dyan, hindi pangalan. Hindi ho. Hindi, ulitin natin. Masin mo, pakibasa. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Yun, yung mga ibinigay, yung mga tao, hindi yung pangalan. Yun, ito pong sabi, ipinahayag ko ang iyong pangalan. Ano ba yung ipinahayag ng pangalan? Alin? Sabi niya nga ang pangalan ng anak ay Jesus, Kristo. Ang ipinahayag ni Jesus na pangalan, yun sa Ama. O, yun nga ho. O, yung Ama. Ito nga ibig sabihin, ipinahayag ko sa kanila ang iyong pangalan. O. Kaya ano nga ang pangalan niya, sabi niyo nga, Jesus. So, ibig sabihin... Walang Jesus diyan. Walang Jesus diyan kapatid. Huwag kang magpabigla-bigla. Ulitin natin ang basa. Sige ho. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Isahin natin. Sabi ni San ng Panginoong Jesus. Hindi, ako po, stand to po ito, Mr. Soriano. Ako po yung nagtatanong. Masagot ako nga sa tanong mo. Hindi nga po nakukuha pa yung tanong. Hindi nakukuha ko na. Kasi po, nagtanong po kayo, nararapat naman pong sagutin. Hindi pa nga nakukuha yung tanong. Po, nagtanong na kayo sa 1. Hindi niya, hindi niya pa nakukuha yung tanong. O sige po, ipagpakulit po ninyo. Kasi pinabasa ninyo, ito po yung tanong ko. Ipinahayag ko ang iyong pangalan. So ang tanong ko po, ang pangalan niya ay Jesus. Ano nga yung klase ang ipinahayag niya? Kaninong pangalan yung ipinahayag niya? Alam mo, ito ang sagot ko. Ang binabasa mo, 17:6 ng Juan. Ang sino ba kausap dyan? Yung Ama, 17:1. Pagtingala sa langit, sinakausap niya Ama, no? 17:1. Ang Ama, ang kausap niya, kahit tumingala pa nga siya sa langit eh. Dahil yung Ama nasa langit, hindi siya yon, no? Kasi kung siya yon, hindi na siya titingala. Lalabas, artist siya masyado. Eh, siya pala rin yun, titingala pa siya. O, di ba? Ubasahin natin. Sagot ang mga po, bagay na ito ay sinalita ni Jesus. Oh, ano sabi ni Jesus? At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit,
ay sinabi niya. Ayan, ang kausap niya, yung Ama. Oo, alam ko po yan. Si Jesus ang nasa lupa, tumingala sa langit, kinakausap ang Ama. Sabi niya sa Ama, ipinahayag ko ang iyong pangalan yun, sa mga taong ibinigay mo sa akin. Oho. Ayun. Anong pangalan ang ipinahayag niya dun sa mga taong ibinigay sa kanya ng Diyos? Yung Ama. Yung Jesus po. Hindi, yung Ama. Two minutes to go. Eka, sandali po. Sandali. Okay, pabigyan po natin uli. Magtanong po tayo uli. Eka, kasi mamaya, ikaw naman magpapaliwanag eh. Yung mga tanong muna. Oh, sige, mga tanong doon muna. Sino ho ba yung naparito? Ang naparito? Oho. Si Jesucristo. Hindi ho ba yung anak? Oo, si Jesucristo nga yun. Hindi, kaya ako po sinasabi kasi pinapatunayan ko na yung Jesucristo hindi lamang sa anak. Kaya ginaganong ko po yung tanong sa kanila. Hindi, wag mo silang anuin. Ako ang tanongin mo. Oo, sige. Tanongin mo. So ang naparito po ay si Jesus. Oo. Si Jesucristo. Hindi nga ho. Pero sa inyo, pwede rin yung anak ang naparito. Ano? Yung anak ang naparito. Oo, naparito. Okay. Yan nga si Jesucristo eh. Ang pangalawa ko pong tanong pala sa inyo, hindi po pala yun. Saan mababasa? Ito pala yung pinakatanong ko. Last question. Saan mababasa na naglakbay si Jesus patungo dito doon hanggang dito? Wala kang mababasa ng ganun eh. Naglakbay? Walang mababasa? Kung may mababasa ako, talo ka na! De, ganito ho. Kung may mababasa ako, talo ka na! Ganito po, Mr. Soriano. Babasahin na po, babasahin. Sandali, sandali. Kasi kaimigan lang po. Kaya kita hinahamon ng showdown. Okay, mataimigan lang po. Para marinig natin yung babasahin. Kaya ako siya hinahamon ng showdown, sabi niya wala raw akong mababasa. Hindi, wala po kasi sinasabing wala kang mababasa. Hindi, sabi mo kanina eh. Pakibasa na po. Sandali, sandali, sandali. Last question. Saan mababasa na naglakbay si Jesus patungo dito doon hanggang dito? Wala kang mababasa ng ganun eh. Last question. Saan mababasa na naglakbay si Jesus patungo dito doon hanggang dito? Wala kang mababasa ng ganun eh. Kaya ako siya hinahamon ng showdown, sabi niya wala raw akong mababasa. Hindi, wala po kasi sinasabing wala kang mababasa. Hindi, sabi mo kanina eh. Pakibasa na po. Sandali, sandali, sandali. Sabi mo kanina eh, natulan mo eh. Hindi, kaya, sabi ko kung saan mababasa ko ba? Kung mabasa ko ba na mula sa langit, naglakbay siya papunta sa lupa? Hindi. Tatanggapin mo, inosente ka, ignorante ka, talo ka na. Ang talong ko po, ganito. Sandali lang po, sandali, sandali. Sandali. Sorry. Ang tanong ko po, okay na? Sige po, isa pa po. Ipagpatuloy sige, po. Sige, tapos na pala eh. Sige, yung uling katanungan. Hindi, tapos na. Okay. Ah, ito po ah, for the last yung katanungan po ninyo kung may mababasa si Brother Eli. Oho, sandali lang po. Apo? Hindi pa po kasi tapos sa ganito. Ay. Ang tanong ko po ganito, saan po mababasa? Yun ang tanong ko kayo, kahit i-roll back po ninyo. Saan po mababasa? Oho. Ang alin po? Yun nga na naglakbay si Jesucristo mula dito. Hindi ko na mas labi, mababasa ba kayo? Ang tanong ko po, saan po mababasa? Kahit i-roll back po ninyo yan. Saan mababasa na naglakbay si Jesus patungo dito doon hanggang dito? Wala kang mababasa ganun eh. Saan mababasa na naglakbay si Jesus patungo dito doon hanggang dito? Wala kang mababasa ganun eh. Kasi sinabi mo kanina, sinabi niya kanina, ni God, wala raw akong mababasa eh. Wala po akong sinabi, kahit nangkos niyo po. Kaya ako nga siya, hinamon ng showdown eh. Kinatulan niya na wala akong mababasa, kaya hinamon ko siya ng showdown. Ngayon, hindi ba niya ang tanong niya ngayon? Ano ang tanong mo ngayon? Saan mababasa? Saan ko mababasa? Oho, yung tanong ko talaga. Hindi ba ikaw tagapagturo ka? Ay, hindi po ako nagtuturo. Hindi ba ikaw nagtuturo, nangangaral ka sa tao? Ngayon po? Oh. Ngayon po, oh. Bakit mo ako tatanungin? Ang ibig mo ba sabihin, hindi mo alam kung saan mababasa yon? Oh, parang ganun po. Parang ganun po. Kasi confusing po. Lalabas. Pag binasa ko sa'yo, na hindi mo inaamin, na hindi mo alam, lalabas. Tinuturoan patuloy kita ng... Hindi ho. Mali ganito, naman yun. Ganito hindi po kasi.
Tama si Mr. Soriano. Ang tinatanong ko ganito, hindi ko nga alam kung saan niya nabasa. Ina-analyze ko, ba't nagkaganon yun? Diba? Pero okay. Mo si Kristo maglalakbay. Inaamin mo ngayon, kapatid, hindi mo alam. Hindi mo alam yun. Oo, kaya tinatanong ko. Hindi mo alam na si Yesu Kristo mula sa langit naglalakbay papunta sa lupa. Babasa niyo po ngayon sa akin. Ah, ganito. Babasahin ko pagbibigyan kitaan sa 6:38 ng Juan. Ah, babasahin ko sa'yo. Ano? Sapagkat bumaba akong mula sa langit. Anong ginawa niya? Bumabang mula sa langit. Asan na siya? Tiyan mo na. Asan na siya ngayon? Nasa lupa. Bumaba akong mula sa langit. Naglakbay o hindi? Pwede mo naman bumaba, hindi naman naglakbay. Mr. Soriano. Meron mo naman bumaba, hindi naglakbay. Kaaling sa langit, nasa lupa. We are talking of space. Ha? We are talking of space. And there is a vastness of space between the heavens and the earth. Actually, no scientists have measured the high heavens. Salamat po sa sagot ninyo. Exact measurement of the high heavens from the earth. Eh, bumaba ako mula sa langit, eh, nasa lupa na siya. Naglakbay o hindi? Huwag mo naman sabihin nag-ano siya. Po. Huwag mo naman sabihin siya yung nag-magic. Sabi niya nga po sa akin kanina, nagdadagdag ka na. Sa ngayon, nagdadagdag na rin siya. Kasi ang tanong ko ganito. Ko? Kaya wala akong sinasabi ko kapatid. Okay, dumako naman. You are now under cross, kapatid. Pwede na ako mag-umpisa, kapatid? Tuloy na po natin. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, binasa mo yung Isaiah 26, ang nakalagay doon, ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Tapos sinundan mo nung salita na kaya ang lahat ng pamamahala ka mo ay nakaatang na kay Kristo. Walang nasa Ama na hindi na inilagay sa kanya lahat. Sabi mo, ano? Hindi, sabi mo kanina, ito, verbatim sinabi mo eh. Sabi, lahat ng pamamahala iniatang na sa kanya. Tinatanggap mo ba uli yun? Ang sabi ko po ganito, lahat ng pamamahala iniatang sa kanyang balikat. Oo, yun po. Kaya lahat ng pamamahala nasa kanya na. Yun ang paliwanag mo eh. Sinundan mo, lahat ng pamamahala nasa kanya na. Inaamin mo ba o hindi? Oo. Ayan. Tanong. Kung mabasa ko bang hindi lahat ay nasa kanya, tatanggapin mo, mali yung sinabi mo. Ganito po, papatunayan ko naman po na tama. Pwede po ba yun? Kung mabasa ko, wala. You are under cross now. You are under cross. Be a gentleman. Alam mo, kahit ano pa pagkatao natin, kahit lalaki, kahit babae, we can always be gentleman. Ano, di ba? Yung Maginoo. Eh, tinan mo si Maria, komo siya ay Maginoo, tinawag siya Abaginoong Maria. Tinan mo. Di ba? Kailangan Maginoo tayo. Ngayon, ganito. Sabi mo, lahat ng pamamahala iniatang na sa kanyang balikat. Tapos pinaliwanagan mo, lahat ng pamamahala na sa kanya na. Yan ang sabi mo. At yan, pwede nating i-rewind yan kung i-deny mo. Ang tanong ko sa iyo uli, kung mabasa ko ba na merong wala kay Kristo, tatanggapin mo, mali ang sinabi mo. Sagot po, tinatanong yes, ko tayo. Yes. Tatanggapin mo, mali. Sino. Kasi, kaya ko naman po nasabi, sabi ng Biblia, lahat eh. Hindi, lahat hindi naman, general. Doon ba sa 9:6, nakalagay ba lahat? Lahat to. Babasahin ko, ha? Ay, hindi ho. Babasahin ko, ha? Teka, bababasa mo. Sige, pakibasa niyo po. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Yun. Meron ba lahat doon? Yes, wala. Ang isabi doon, at kaya tinatanong ko sa'yo, doon ba sa Isaiah 26 na binasa mo, na pinaliwanagan mo lahat, may lahat ba ron? Hindi kasi, tingnan niyo po yung talata, pakiulit lang po, pagbigyan niyo ako. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Anong klaseng pamamahala? Ano? Siyempre, general yon. Ha? Ganun ba? Talong, kung yan ang understanding mo, tinatanong kita, kung mabasa ko na may hindi nakaatang sa kanya, tatanggapin mo, mali ka. Mali po ako. Ha? Mali ako. Mali ka. Sige, babasahin ko.
Doon lang po sa talatang kaya, yun. Hindi naman po lahat ng sinabi ko kami. Sabi ng Biblia ganito, sa 24 ng Mateo, patandaan niyo po ang talata, 24 at 36. Ito, sabi ni Jesus, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Okay. Ang totoo sabi nito, ang sabi, hindi pa po tapos, may kasunod pa. Ang sabi nito, yun na ikang oras at araw ng pagpabalik niya, no? Walang makakaalam noon, sabi niya. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, sino ba anak? Siya. Kundi ang ama lamang. Bakit ang ama lang? Mr. Suryano, pakibasa niyo po sa English lang. Sandali lang kapatid. Sabi ko sa'yo, papaliwanag ko eh. Para makita ng taong malike. Ito ha. At palibhasa'y tinanong siya ng mga alagad. Ang sabi nila, nang sila'y nagkakatipo na nagsasabi, Panginoon, isosoli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Ang sabi, dali, huwag kang maingay kapatid. Pakinggan mo. Makinig ka muna eh. Pinapaliwanag kung mali ka, ayaw mong matuto yata eh. Hindi ho. Alam mo, hindi mo matututunan ito doon sa puno mo. Pinababasa sa akin mo lang matututunan ho, ganito, ito. Ganito, Mr. Suryano. Pakinggan mo muna, tapusin mo ako. At ako, patapusin mo ako. Pumayag kang ipakita ko, tapos ang gulo-gulo mo eh. Sige. Ang gulo-gulo mo eh. Pumayag ka kanina na ipakikita kong mali ka eh. Ito, sabi ni Jesus, yung oras at araw ng kanyang pagparito, walang makakaalam nun. Kahit mga anghel sa langit, kahit ang anak siya, kundi ang ama lang. Bakit? Sabi ni Jesus dito, tinanong nga siya ng mga alagad na nagsasabi, Panginoon, isosoli mo ba ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Kita nyo? Yung pamamahala ng panahon, sarili ng Ama yon. Miski si Kristo, hindi niya pinakikialaman yon. Ang katunayan, miski siya, hindi niya alam kung kailan siya bababa rito. Yung oras at araw. O sige, sirain mo yung sitas na yan. Mr. Suryano, pwede pong pang-favor? Pakibasa nyo lang po sa English. Alin, yung sinasabi pong anak dyan, hindi po si Kristo. Sa English po. Alin, English translation. Sa Matthew 24:36, sa English translation. Hindi si Kristo? Sige po, tignan nyo po. Hindi si Kristo? Sige po, tignan sa English po. Basahin natin. Sa English. I will read for you... sige po. I will read for you 26 translations of the English Bible. Ito po, bali lumalabas na parang showdown na ang dating na ito, eh, no? Oo nga, showdown na. Ngayon po, lahat ng tatanong nyo, sasagutin ni brother. Lahat naman ang tatanungin ni brother, sasagutin nyo. Pag hindi nyo nasagot, aminado na kayo. Okay? Pag nasagot naman ni brother, okay, siya ang nanalo. Okay? Umpisaan na po natin. Sige. So may King James po, Mr. Suryano, ha? Sa King James translation po. Babasahin ko. Oho. But, as to that day and hour, knoweth no man. Yun. Not even the angels of heaven. Yun. Neither the Son, but the Father only. Amen? Mr. Suryano, magkaiba tayo ng Biblia. Tignan niyo po. Alam mo, kapatid. Teka muna. Talam mo, kapatid. Hey, ano? Huwag kang mag... Ito po sabi po sa English, sa King James po. Huwag kang hahatol na mali ang aking Biblia. Tignan niyo po. Ang sabi po ito, eh. Teka muna. Sige ho. Magkaintindihan muna tayo. Kaya ako po ang kasi ibig mo ba sabihin, ang ibig mo ba sabihin, ang official na paniniwala mo, ang King James Version? Eh, hindi naman doon sa ganun. Oh, dito ang ginagamit natin. Bakit mo ha? Teka muna. Ang ginagamit po natin dito, mula pa sa pasimula, puro King James na. Sino nagsabi sa'yo? Hindi ako, puro King James ang ginagamit. Ikaw ang gumagamit niyan.
Ako hindi. Ang ginagamit ko, lahat ng Bibliang mga matatandang salin. Yun ang ginagamit ko. Ha? Okay, kaya hindi mo nakita, oh. 26 translation of the English scriptures. Sandali po, Mr. Soriano. Kunti mo, ha? Kaya, para sabihin mo sa akin, ha? Ako, dadalhin mo ko sa King James. Unfair. Ang usapan natin, patutunayan mo yung iyong paksa ayon sa Biblia. Hindi sinabing ayon sa King James version ng sige Biblia. Sige po, pwede ko pong basahin? Mali yun. Mr. Soriano. Yan babasahin mo nga mali eh. Oh, paano na yan? Oh, paano kaya? Sino kayo ng tama? Ganito po. Ganito po. Paano kayo makakasiguro? Bakit ako hindi makakatiyak na mali ang binabasa, babasahin mo? Aba eh. Mr. Moderator, hihinto niyo yung oras ha, dahil kaya ang oras ko. Bato, paano ako hindi makakatiyak na mali yung babasahin mo? Bakit kung magbasa kayo, talagang minamali mo. Ay, hindi o. Oh, kahit isa rito, kahit yung nakagreen ang bumasa. O, tinan mo ha. Bibigyan kita ng halimbawa. Sabi mo kanina, ipinahayag ko ang iyong pangalan na ibinigay mo sa akin. Wala naman sa Biblia yun. Inilista ko, nung siya'y nakatayo na after my cross, ipinahayag ko yung pangalan na ibinigay mo sa akin. Wala namang ganun sa Biblia, minamali mo eh. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin. Hindi ho. Yun ang nakasulat. Pasahin niyo po ulit. Kanina, na-obserbahan ko talaga sinasadya. Sandali! Sinasadya mo talagang magmali. No. O, tila mo ha. Hindi ho. Eto ha. Pasahin niyo. Pakinggan mo muna ito. Pakikita ko sa'yo, manood ka sa Lunes. Ipakikita ko sa'yo ang katakot-takot na kasinungaling ang ginagawa mo. Yan sa tape na yan. Pakikita ko sa'yo. Sinasadya mong imali. Yan tuloy niyo ho. Nire-recite ko na kasi yung talata. Yan, sabi sa 17:6, at ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin dito sa Sandibutan. Sila'y sa'yo, at sila'y ibinigay mo sa akin, at kanilang tinupad ang iyong mga salita. Yun ang 17:6. Ang tanong ko po ganito, paano nung ipapaliwanag na meron palang ibinigay sa kanyang pangalan? Babasahin ko pa, no? Hindi, tao binigay dyan, hindi pangalan. Hindi ho. Hindi, ulitin natin. Oh, sige, tuloy niyo ho. Nire-recite ko na kasi yung talata. Sabi sa 17:6, at ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin dito sa Sandibutan. Sila'y sa'yo, at sila'y ibinigay mo sa akin, at kanilang tinupad ang iyong mga salita. Yun ang 17:6. Ang tanong ko po ganito, paano nung ipapaliwanag na meron palang ibinigay sa kanyang pangalan? Tao binigay dyan. Babasahin ko pa, no? Hindi, tao binigay dyan, hindi pangalan. Hindi ho. Paano nung ipapaliwanag na meron palang ibinigay sa kanyang pangalan? Tao binigay dyan. Babasahin ko pa, no? Hindi, tao binigay dyan, hindi pangalan. Hindi ho. Dito po sa Juan 17:3, na ikaw, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos. Isa lang po. Sa makatuwid bagay ang iyong sinugo. Mali. Dito po sa Juan 17:3, na ikaw, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos. Isa lang po. Sa makatuwid bagay ang iyong sinugo. Mali. Sinasadya mong imali. Akala ko kanina tinanggap mo talaga nagkamali ka lang. Pero nung tumayo ka uli, sinasadya mong imali. Sabi mo, eto, verbatim, sinulat ko. Ipinahayag ko ang pangalang ibinigay mo sa akin. Biro mo, ang nakasulat sa 17:6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao. No, hindi mo yan. Pakibasa niyo po. Pasahin niyo po mabuti. Diba tinututulan mo yung sinabi ko? Hindi o, yung sige, tapos na diskusyon pag nabasa mo. Tapos na. Po. Talo na ako. Sige, pag nabasa mo yan. Sige, patunayan mo. Ano? Mr. Moderator, pwede ba kayong bumasa? Okay. Pwede kayong bumasa? Tapos na ang diskusyon pag nabasa mo yan. Sige po, pasahin nyo. Sige, pakibasa nyo. Ulitin nyo po muna yung binasa ninyo. Yung sinasabi ninyo. 17:6, pakibasa. 17:6. Ito po, pakibasa nyo. Anong tala, ano yun? Yung pong sinabi ninyo. 17:6. Sige. Ang sinabi nyo ganito, ipinahayag ko sa mga tao ang pangalang Anak, ewan. Pakiulit nyo nga po. Yung sinabi ninyo, Mr. Soriano. Babasahin mo natin. Basahin na lang natin.
Basahin na lang natin, Mr. Moderator. This is bago nyo po basahin, pakiulit yung sinabi ninyo. Tapos na. Tapos na ang diskusyon. Basahin na. Babasahin na lang natin para sa lahat. Okay. Sinasadya mong imali. Sinasadya mo. Talagang garapal ka. Okay. Ito nakakagalit ka. Pabasa na lang natin sa moderator. Pabasa na lang natin. Na natin para po sa kalinawan ng buong kabayanan. Ito po, nakasulat sa 1:17:6. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. O, nakita nyo? Sila'y iyo. Kita nyo? At sila'y ibinigay mo sa akin. O, tama. Di, minamali mo talaga. At inupad nila ang iyong salita. Paano nyo nga ipapaliwanag na meron palang ibinigay sa kanyang pangalan? Babasahin ko pa, no? Hindi, tao binigay dyan, hindi pangalan. Hindi ho. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Oh. Paano nyo nga ipapaliwanag na meron palang ibinigay sa kanyang pangalan? Babasahin ko pa, no? Hindi, tao binigay dyan, hindi pangalan. Hindi ho. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. O, nakita nyo? Sila'y iyo. Kita nyo? At sila'y ibinigay mo sa akin. O, tama. Di, minamali mo talaga. At inupad nila ang iyong salita. O. Ayan po ang nakasulat. Lala, mandaraya talaga itong taon to. Hindi para po, Mr. Ating, Soriano. Ah, mandaraya ka talaga eh. Ayan na, nakasulat yung pangalan po. Yung pangalan. Mandaraya ka talaga, oh. Ayan, oh. Ang ibinigay ba dyan, yung pangalan o yung tao? Yung tao. O, tao, binigay dyan. Maliwanag po sa pagkakabasa. Mr. Moderator, ano ang binigay? Pangalan o tao? Ang tao po, maliwanag po. Hindi yung pangalan. Hindi po ang pangalan. Oh, kita nyo, dinadaya mo tao. Mali yan, mali ang ugali mo na yan, Brad. Marami kang dadalin sa impyerno sa ginagawa mo sa Biblia. Marami kang dadalin. Pakiusap ko, wag mo akong isama doon sa gusto mong lokohin dahil hindi mo ako maluloko. Hanggang buhay ako, hindi ka uubra, tandaan mo. Panalangin mong mamatay na ako. Brad, ayan na, nabasa naman yung moderator na nagbasa. Ito, para patunayan ko sa inyo, Mr. Moderator, eto pa. We kailangan for the sake of justice. Sabi niya, sa Biblia niya raw, kaya niya binasang pinakadakilang Diyos kasi nagkadikit daw yung NG dun sa dakila. Mr. Moderator, pwede ba pakitignan mo kung nagkadikit nga? Tingnan natin. Opo, sige po. Kung nakalagay nga na nalapit yung NG. Kung nalapit yung NG, pakitignan nga ng camera ito. Okay, Mr. Biblia Soriano. Niya, Biblia niya. Babasahin po natin sa 2:9. Filipos 2:9. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. Yung bang nang, oh, yung bang nang makadikit ba yung pinakadakila sa kanina? O, tinan nyo, yan napakasinungaling talaga nito. Hindi po, ganito po, kahit kayo po lumapit sa Biblia ko, labitan nyo po, tignan nyo po, itignan nyo lang po kung bakit nyo po nasabing nagkamali ako ng basa. Kasi yung NG, napalapit po dun sa ano. Eh dahil sa sobrang kaguluhan po natin, ganito po, kahit kayo po lumapit sa Biblia ko, labitan nyo po, tignan nyo po, itignan nyo lang po kung bakit nyo po nasabing nagkamali ako ng basa. Kasi yung NG, napalapit po dun sa ano. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos. 2:9. Filipos 2:9. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. Yung bang nang, oh, yung bang nang makadikit ba yung pinakadakila sa kanina? O, tinan nyo, yan napakasinungaling talaga nito. Mister, sinungaling. Hindi magkahiwalay. Malaking kasinungalingan niya. Malayo. Kahiya ka. Ganito po ang sinabi ko kanina kahit iparol ka. Dala-dala mo ang Biblia, hindi ka natatakot sa Diyos. Ibalibag mo na lang yung Biblia mo. Wala ka respeto sa Diyos niyan. Hindi, mali okay yan. Hindi.
Kanina, pinagbigyan lang kita. Pinagbigyan lang kita kanina. Ayaw kitang hiyain. Pero natiyak ko. Talagang manluloko itong taong ito. Mr. Soriano. Ah, manluloko ka talaga. Manluloko ka talaga. Biro mo, ililigaw mong tao. Bagay. Ah, manluloko ka. Masama yan, kapatid. Sabi ko na sa'yo, ang pinag-uusapan dito, kaluluwa! Kaluluwa ang pinag-uusapan dito! Mali ang ginagawa mo na yan. Wala ka respeto sa Diyos, wala ka pa respeto sa sarili mo. Malayo, malayo. Ang kasinungaling mo. Mali. Kahit abakada, makikita to eh. Oo. Oh. Sana matakot ka sa Diyos, sana magsisi ka sa ginagawa mo na yan, kapatid. Magsisi ka na yan. Hindi. Mga kababayan, hindi lang ngayon nyo ako maririnig, maaaring bukas kung buhay pa ako maririnig nyo ako. Sana maunawaan nyo kung bakit nagagalit ako sa mga talantadong pastor sa panahon ito. Unawaan nyo, may mga manluloko sa Pilipinas, maraming manluloko. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos. Mapit sa Biblia ko. Labitan nyo po, tingin nyo po. Itignan nyo lang po kung bakit nyo po nasabing nagkamali ako ng basa. Kasi yung NG napalapit po dun sa ano. Labitan nyo po, tingin nyo po. Itignan nyo lang po kung bakit yung po nasabing nagkamali ako ng basa. Kasi yung NG napalapit po dun sa ano. Paano nyo nga ipapaliwanag na eh, meron palang ibinigay sa kanyang pangalan? Tao binigay dyan eh. Mabasahin ko pa, no? Hindi, tao binigay dyan, hindi pangalan. Hindi ho. Paano nyo nga ipapaliwanag na eh, meron palang ibinigay sa kanyang pangalan? Tao binigay dyan eh. Mabasahin ko pa, no? Hindi, tao binigay dyan, hindi pangalan. Hindi ho. Na ikaw at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos. Isa lang po. Sa makatuwid bagay ang iyong sinugo. Mali. Na ikaw at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos. Isa lang po. Sa makatuwid bagay ang iyong sinugo. Mali. Sana maunawaan nyo! May mga manluloko! Sa Pilipinas, maraming manluloko! Manluloko. Magandang gabi po. Sa tema po ng ating pag-uusap, sa mga tweet po, sa inyo mga kagalakan, na nalaman na natin kung sino nagsasabi ng totoo at sino nagsisinungaling. Tapos na po ang ating diskusyon. Mabuhay po si Brother Eli! Po ako, hindi baling mamatay ako, mabuhay lang kayong lahat. Maligtas lang kayo. Siguro, kung kayo lang po'y naunawaan nyo ako, hindi kayo magagalit at takihin ko mga manluloko sa Pilipinas. Naunawaan nyo lang ako. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos. Magandang gabi po sa inyo lahat.